gagawa tayo ng mango shake na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay ipe-prepare natin yung ating mangga. So meron ako dito 2 kilo ng ripe mangoes. Ayan. So hinugasan ko na po yan. At ang pinaka-technique lang naman dito for 16 ounce na cup ay sa akin kasi isang pisngi ng mangga ang nilalagay ko talaga. So pwedeng ganun yung gawin mo para mas mabilis mong matatansya. So dito, since ang mangga ko eh 7 pieces yung 2 kilo, so makakagawa ako ng 14 na 16 ounce cup. Itong mga buto, ayan, so ito pwede nating isama na rin, ano. So, pwedeng ang gawin mo eh, takalin mo, pwede naman na per pisngi ka magtatakal. So, paano naman kung mas maliit yung aking cup, diba? Kasi ang dinidemo mo lang, 16 ounce. Paano yung mas maliit o mas malaki na cup? So, tatansyahin mo na lang po yun. So, kung mas maliit, bawasan mo, gawin mong 3/4 ng isang pisngi, diba? Kung mas malaki naman, dagdagan mo ng another 1/4 ng isang pisngi. So, ganun lang naman po siya. Next naman na ipe-prepare natin ay yung ating milk mixture. Sa milk mixture naman, para makombine natin yung ating, yung tamis, yun, mapagsama natin yung tamis at the same time yung ma-milky na texture ng ating mango shake. So, meron ako ditong 1 big can ng evaporada or 370 ml at ikakanaw ko siya sa 300 ml na kondensada. So, pag sasamahin ko lang yan, tapos meron din ako dito sugar syrup. Sa ating sugar syrup naman, pinakuluan ko lang yung 2 cups ng water plus 1 cup ng sugar and 1/2 cup ng honey. So kung ayaw mong mag-honey or mahal para sa'yo yung honey, pwede naman na sugar na lang. 1.5 cup ng sugar ang ilagay mo. So pwede na tayong mag-start. Ngayon mag-try na tayong mag-blender. So ang pinaka-tip ko dito ay, sabi ko nga, lalagay muna natin yung mangga, ito yung isang pisngi ng mangga, tapos yung kalahati ng buto. So yung nating kapatid ko rin sila. And then, lalagay muna natin yung 1/4 cup ng ating sugar syrup na ginawa. Ay, syaka. Tapos lagyan natin ng 1/4 cup din itong ating milk mixture. Yun. Tapos blend muna natin. Pag tunaw na, lalagyan naman natin ng ice. So yung ice natin, kung ano yung baso na gagamitin mo, yun na din yung paglalagyan natin ng ice. Yan. So para yun na yung pinaka-level ng iyong ano, konti lang, dagdagan natin, ng iyong shake, no? Ayan. So ngayon, try na natin ilagay dito kung tama ba. Yun. Okay. Kung meron kang itatoppings, pwede pa. Pero ito kasi saktong-sakto na to. Sarap. Tatakpan natin. So ito yung takip ko. Ayan. Oh, diba? Meron ka ng 16 ounce na mango shake. Sakto lang sa akin yung tamis at saka yung sa may milk mixture, tapos yung sugar, tapos yung tamis ng mangga. Sarap. Pero ikaw, depende sa'yo, pwede mo pang dagdagan. Kasi dito, lasang-lasa yung mangga. Kung gusto mong dagdagan ng sugar syrup, pwede naman. Or nung ating milk mixture, so pwede naman. Para sa costing ng ating mango shake, ayan, sabi ko nga kanina, di ba? Depende kung ilang piraso ng mangga ang gagawin mo. So sa akin kasi, yung 2 kilos ay 7 pieces na mangga. So ampunan ko po dito sa mga nagamit ko, kung magagawin ko lahat yan, ay 482 pesos kasama yung lalagyan ko. Pumapatak siya na 34 point something each. Or pagpalagay na lang natin na 35, i-round off na lang natin. 35 each ang puhunan ko dito. Ngayon, pwede mong maibenta ito ng 70 to 90 pesos kasi maganda yung packaging niya. Lagyan mo na lang ng sticker dyan, di ba? Ng logo mo or something ng pangalan ng business mo, ayan. Ang tubo or kita mo dito sa 2 kilo or 7 piraso na mangga, 7 pieces na mangga, ay magre-range naman ng 498 pesos up to 778 pesos. O, diba, dito pa lang yan.
7 pieces pa lang or 2 kilo pa lang ng mangga, eh what more kung kaing-kaing na mangga, lalo na kapag season talaga ng mangga, di ba? Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo ng isa pang masarap na fruit shake na pang negosyo, hindi lang isa kundi 3 flavors yan, check mo naman yung ating fruit shake na pang negosyo dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.